Panalo na talup ang eksena ng De La Salle sa Cadayawan Invitational Basketball Tournament. Pinalagan ng De La Salle ang team ng Rain or Shine at muntikan na ang matalo sina Bobelga at ang team ng Rain or Shine. Sa game na ito, nagkaroon ng pagkakataon ang De La Salle na makuha ang panalo sa last minutes ng fourth quarter. Lamang pa sila ng 3 points, kinapos nga lang ng konti at nabaligtad ng Rain or Shine ang score. Sila ang nakalamang ng 1 point noong natapos na nga ang oras ng laro. Umpisa natin sa crucial minute at seconds ng laro sa fourth quarter at sa play na ito, kita natin lamang pa ang De La Salle ng 3 points. 1 minute 25 seconds ang oras natin sa laro. Rain or Shine sa kanila ang bola, nagkaroon ng opening sa loob ng paint na siya namang inatake ng Rain or Shine. Lusot ang kanilang layup. Isa na lamang ang lamang ng De La Salle sa mga oras na ito ng laro. Dalawang Gilas players natin ang nasa La Salle, sina Kevin Kiembao at Mason Amos. Kaya nga rin, muntikan nilang talunin ang isang PBA team at maraming makakapansin nito kapag nagkataon magkakaroon ng sari-saring komento tungkol sa team ng Rain or Shine at sa PBA dahil college team ang kanilang nakalaban. Sumunod na play natin, Kevin Kiembao umatake, napastep back, nagkaroon ng space, maganda naman yung tira, yun nga lang malakas ng konti, rebound ni Belga sa play na ito. Sumunod na play natin, dito na nakalamang ang Rain or Shine, simula sa high pick, pasa kay Belga, nakapasok sa loob ng paint. Ang kanyang kakampi, yung namigay ng screen o pick kanina, nalito na. Ang depensa ng De La Salle dito, huli na ang reaction, halos na libre na ang tira, 106-105 na ang score, lamang na ang Rain or Shine. Umatake ang La Salle sa loob ng paint, yun nga lang mintis, rebound ng Rain or Shine, opensa na ngayon ng kanilang team. Mintis rin ang kanilang tira, na depensahan naman ng De La Salle. Rebound sa La Salle, last 4 seconds, Kevin Kiembao tumatakbo, yun nga lang, natapikan at dito natapos ang larong ito. Panalo ang Rain or Shine, 1 point lamang ang kanilang lamang. Kung nanalo ang De La Salle sa game na ito, ay sigurado na marami sa mga fans ang magbibigay ng kanilang komento tungkol sa team ng Rain or Shine at PBA. Final score ng laro, 105-106, panalo ang Rain or Shine. Mason Amos at Kevin Kiembao, naging maganda ang kanilang laro sa kabuuan ng game na ito. Yun nga lang, kinapos na nga rin sila sa last seconds ng laro at nagkaroon sila ng pagkakataon na manalo. Yun nga lang, lumabas pa rin na panalo ang Rain or Shine at 1 point lamang ang lamang. Ang gusto na ngang subukan ni Coach Tim Cone itong si Benny Boatwright at inasahan niya na makakasali nga itong si Boatwright sa Gilas build-up sa second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Kapag nangyari ito, ay asahan natin na baka subukan na nga ni Coach Tim Cone itong si Benny Boatwright laban sa team ng New Zealand habang nasa qualifiers pa nga tayo ng FIBA Asia Cup, at magandang pagkakataon ito para sukatin ang kakayahan ni Boatwright bilang isang naturalized player ng Gilas laban na rin sa isang malakas na team ang New Zealand. At habang nasa FIBA Asia Cup qualifiers pa nga tayo, Justin Brownlee pa rin ang gagamitin ni Coach Tim Cone sa mga crucial games, pero mahalaga rin na nakahanda na nga rin itong si Benny Boatwright para sa sitwasyon na hindi inaasahan na pwedeng mangyari nga sa mga players natin, kagaya ng injury. Yung possibility ay palaging nandyan para sa isang basketball player, at hindi nga rin exempted si Justin Brownlee sa injury dahil tuloy-tuloy nga rin ang kayod niya sa loob ng basketball court mapasa ang liga. Pa ito naglalaro, bigay tuto talaga ang kanyang laro bilang isang import, kaya posible na mapagod o ma-injured nga rin siya. Mahirap na dahil kapag hindi na integrate ni Coach Tim Cone kaagad sa sistema ng Gilas si Benny Boatwright, ay posible na maging problema pa nga ito ng Gilas sa hinaharap. Mas maaga, mas mabuti. Ika nga nila, iba na ang preparado sa lahat ng klase ng sitwasyon na pwedeng kaharapin ng Gilas team para iwas na rin sa aberya o setback. Mahalaga na sa FIBA Asia Cup qualifiers pa lamang ay maihanda na nga ni Coach Tim Cone itong si Benny Boatwright para na rin sa mga adjustment sa mga sitwasyon na pwedeng kaharapin ng Gilas sa hinaharap. Alam ni Coach Tim Cone at ni Justin Brownlee, at pareho silang open dito. Tatanda nga rin si Justin Brownlee at darating ang oras na baka matulad dito kina Andre Blatch at Marcus Doughty, at nasa 39 of 40 na nga rin siya pagdating ng susunod na FIBA World Cup at Olympics. Alam ito ni na Coach Tim Cone at Justin Brownlee, at pareho nga silang open tungkol sa isyong ito, pero sa nakikita natin, Justin Brownlee pa rin ang gagamitin ni Coach Tim Cone sa FIBA Asia Cup na malapit na nga rin magsimula pagkatapos ng FIBA Asia Cup qualifiers. Magandang pagkakataon na subukan na nga ni Coach Tim Cone si Benny Boatwright bilang player ng Gilas team sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers at laban sa team ng New Zealand. Mas matangkad si Benny Boatwright, nasa 6'10 ang height, athletic, at mas lalakas pa ang Gilas sa loob ng paint. Kayang-kaya ni Benny Boatwright na maglaro sa kahit na anong posisyon dahil sa pagiging athletic nito, merong lakas, bilis, at height. Kay Soto, AJ Edo, Jun Marpahardo ang mga bigs natin na posibleng maiwan nga sa Gilas team kapag nasa FIBA World Cup 2027 na tayo at Olympics 2028. Kaya naman tama lang na isang natural na power forward ang maging naturalize natin, athletic, malakas, may shooting at bliss para mas tumindi pa nga ang lineup natin sa loob ng paint. Halos 40 years old na nga rin si Justin Brownlee sa mga taong nabanggit natin, kaya naman habang maaga pa ay naghahanda na si Coach Tim Cone para mas maging epektibo ang Gilas team sa hinaharap.